What is up, fish fam? Welcome back to our channel. So ayun, buhay pa ang ating channel, guys. So sorry sa lahat ng mga ka-fish fam natin. Wala tayong ganong upload, guys. Again, the reason ng pagiging busy natin, no? So again, pasensya na. But then again, yung pagiging fish keeper natin ay hindi nawawala. So for today's vlog, guys, ay magkakaroon tayo or ating susubukang i-breed itong ating Xray Tetra. So ayan sila, guys. Ito yung ating mga breeder na nabili. Actually, hindi pa to breeder ang ating nabili. So I can see naman na meron tayong female at male dito. So ayan, good thing, no, na 3:3 yung ating ratio dito. You will notice yung ating female dyan, guys, na mataba yung chan, ayan, bilogan. Samantalang yung ating male dito ay medyo slender or manipis yung katawan. Alright, so again, di pa ito, guys, ang tutorial since first attempt natin to. So sana yung pala rin tayo dito. So ito naman ang ating magiging spawning tank, no. This is 2.5 gallons. Meron lang tayo dyan screen para hindi kainin ng mga breeder ang ating eggs if ever mag-spawn sila. And if you notice, may substrate tayo dito, ayan, aqua soil. Pero ideally, wala dapat to. Pero I just put it here. A little longer than a few minutes later. And 2 days after, guys, ayan na. I don't feel na success to. Pero I can see na eggs, sa tank natin, napakadaming eggs nito. And pansin mo yung female natin, medyo pumayat sila. Hoping ta tayo, guys, na maging successful to. After a few days, sana makita tayong mga fries dito. Pero if you guys notice, no, ayan, nalalag po yung mga eggs dyan. Ayan, no, napakadami yan, guys. Pero I think di pa lahat ng female nag-spawn doon, kasi may mga, or may isa o dalawa pa at akong nakikitang mataba po yung chan. Pero yun nga, since first attempt to, if dito mag-success, I'll try to breed them again. Hopefully, mas maging okay to. And pansin nyo, guys, yung fish food dyan, may amag na. So, mamaya may ang konti. Once i-remove natin yung ating breeder dito, tatanggalin ko rin yan para at least ma-lessen or maiwasan, maubos lahat ng ating eggs na mamatay, no? Or amagin din. So, ayan. Tatanggalin natin itong mga leftover food dyan. And then ibabalik ko na rin sa main tank yung ating mga breeder. So again, this is an Xray Tetra, guys. Para lang sana mayroon akong idea on how to breed them. Para soon in the future, kapag mayroon na tayong ibang tetra na mabili. Kasi ang talagang goal ko is makabili ng cardinal tetra since napaka ganda ng kulay nila. So ayan. And after, guys, matanggal yung ating breeder, ayan, napakadaming leftover food dyan and ayoko sila dyan kasi inaamag na yung mga yan. So ayan, tatanggalin ko rin to sila. Pero if you see, no, may mga itlog pa rin na lumulutang or ayan, nasa glass natin. Alright, and this time binalik ko na yung mga breeders natin sa main tank natin kasama ng ating mga discus at angelfish dito. And meron dito isang female, guys, so dalawa ata to na malaki pa rin yung chan. So hopefully, no, kapag hindi to mag successful, which wag naman sana pero pag hindi to maging successful, guys, gagawin ulit natin to, but try hanggang sa mag succeed tayo dito sa ating ginagawang breeding ng tetra. And this time yung tank natin, guys, natanggal ko na yung mga leftover foods dito. Medyo may nakikita akong maraming itlog pala sa banang likurang parte ng ating tank. Medyo hindi lang siya visible, guys, sa video, no, pero I'll try to look for an egg para may makita nyo rin yung itsura nun. Pero dito sa ating tank, ayan, medyo may glare lang, pero ayan, no, may eggs dyan, guys. Tabi siya ng pula nung poop ng ating isda. So ayan. And then dito rin sa part na to, may egg din na napunta doon sa ating sponge filter. So again, I'm hoping na it's also fertilized para maging successful ang ating breeding. Few days from now, maybe I'll give you an update kapag may fry na lumalangoy sa ating tank. And ayan, so far, ito yung ating ginawang breeding, guys. First time to do
breeding with Xray Tetra. I'm not sure though kung it's the same for all Tetra, pero yung aking napanood guys sa YouTube din, yung kanyang binbreed is yung Cardinal Tetra. So hopefully the same sila ng process. And as early as now guys, may ginawa na din tayong infusorial culture para sa ating mga fries kapag bakatch to mga to. Alright, so guys, that's it for today's vlog. I'll give you update soon kapag bakatch to mga to. And thank you again for joining me with this vlog. This is Jay from the Holy Gill Mini Yard. Fish out.